Kampyon TV, kampyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Magandang araw po sa ating mga mag-aaral, mga magulang, at sa lahat ng mga nanonood. Una sa tanan, bata, buligan, amligan, tudluan, alalayan. Basta bakulidnon, baskog kagampyon, bugal sa negrosanon, yuhum bakolod yuhum. Kaming mga guro sa Araling Palipunan ng Department of Education ay maghahatid sa inyo ng mga bagong aralin. Ang mga layunin ng araling ito ay una, natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino, AP6, PNK-1E-8, para sa mga mag-aaral sa ika-anim na baitang. Ikalawa, naipapaliwanag ang mga kaganapan sa mga klasikong kabiasnan sa Africa, Mali at Songhai, AP8, DKT-2D-5. Ikatlo, nasusuri ang buhay ng Europa noong gitnang panahon, manorialismo, feodalismo, at ang pag-usbong ng mga bagong bayan at lungsod, AP8-DKT-1II-13, para sa ating mag-aaral sa ikawalong baitang. At ang ika-apat naman ay natataya ang bahaging ginagampanan ng kasarian o gender roles sa iba't ibang larangan at institusyong panlipunan tulad ng trabaho, edukasyon, pamilya, pamahalaan, at relihiyon. AP10-IKT-3D-8 para sa ating mag-aaral sa ikasampung baitang. Kaya mga bata, halina at kilalanin natin ang mga kababaihan sa ating kasaysayan. Handa na ba kayo? Halina at samahan ninyo kami na isa-isahin ang mga kababaihan at ang kanilang kabayanihan sa iba't ibang parte ng ating kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, babasahin muna natin ang mga gabay na tanong na inyong sasagutin bago matapos ang episode na ito. Una, sino ang tinaguriang babaeng paraon ng sinaunang Ehipto na may pinakamahabang panungkulan sa loob ng 20 taon? Pangalawa, ang Hundred Years War ay isang serye ng mga salungatan na sinimulan mula 1337 hanggang 1453 ng mga pinuno ng kaharian ng Inglaterra laban sa kaharian ng Pransya. Isa ito sa mga bantog na hiduwaan sa panahon ng Middle Ages. Sino ang kinilalang Maid of Orleans dahil sa kanyang pakikipagdigma laban sa mga hukbong Pranses? Pangatlo, sino ang tinaguriang Joan of Arc ng Kabisayaan dahil sa kanyang katapangan noong sumiklab ang rebolusyon laban sa mga Kastila noong 1896? Siya ang natatanging babae sa hukbo na pinamunuan ni General Martin Delgado sa Isla ng Panay. Number 4, itinaguyod niya ang kanyang advokasya para sa pantay na karapatan ng mga kababaihan sa edukasyon sa bansang Pakistan. Sino siya? Number 5, isa siya sa 6 na mga combat pilots na babae sa kanyang panahon sa Philippine Air Force. Ginawaran siya ng Medal of Valor at itinaas sa ranggong kapitan dahil sa pagpapakita ng kabayanihan na nagresulta ng kanyang kamatayan. Ang kanyang monumento ay makikita sa Crossing Alihis, Araneta Street bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan. Sino siya? Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa ating kasaysayan. Sa tradisyonal na pag-aaral ng ating kasaysayan, kadalasan, ang papel ng mga kalalakihan sa kasaysayan ang palaging binibigyang pansin. Ngayon naman, sa makabagong panahon, bigyan rin natin ng pagpupugay ang kadakilaan at kabayanihang ipinamalas ng mga kababaihan sa ating kasaysayan at lipunan. Noong 1977, nang idineklara ng United Nations
ang pagdiwang natin ng Araw ng Mga Kababaihan o International Women's Day tuwing ikawalo ng Marso. Kilala rin ang mga buwan ng Marso bilang Women's History Month upang gunitain natin ang mga naiambag ng mga kababaihan sa ating kasaysayan, kultura, politika, ekonomiya at iba pa. Malayo na rin ang narating na konsepto ng women empowerment at ideyang feminismo. Ang babae, maliban sa pagiging ilaw ng ating mga tahanan, hindi rin natin maikakaila ang mga mahalagang kontribusyon ng mga kababaihan sa paghubog ng ating sibilisasyon at lipunan. Narito ang iba't ibang halimbawa ng mga babae sa ating kasaysayan, pandaigdigan at lokal, at ang kanilang mga pangunahing kontribusyon sa kasaysayan. Si Reina Hatshepsut, 1507 BC hanggang 1458 BC. Ang Kapyas ng Ehipto ay isa sa mga sinaunang kapyasnan na umusbong sa Ilog Nile. Noon pa mang unang panahon, tinawag na pamana ng Ilog Nile ang bansang Ehipto dahil ito ay nagdadala ng matabang lupain, dulot ng malakas na ulan at tubig na angkop sa likas na yamang agrikultura. Ang kanilang pamayanan ay namuhay malapit sa Ilog Nile. Ang sinaunang Ehipto ay pinamunuan ng mga pharaoh na nagtatayong hari at itinuturing bilang Diyos na taglay ang lihim ng langit at lupa. Sila ang tagapagtanggol ng kanilang nasasakupan. Si Reina Hatshepsut ay asawa ni Thutmose II na tinaguri ang longest reigning female pharaoh in Egypt. Namuno siya sa loob ng 20 taon sa ika-15 siglo. Isa sa pinakamahusay na pinunong babae sa kasaysayan. Sa kanyang kapanahunan, nagpagawa siya ng mga templo at nagpadala ng mga ekspedisyon upang sumakop ng mga lupain. Maganda ang pagtrato ng mga taga-Egypt sa kanyang mga pinunong babae. Nagkaroon ng pantay na karapatan ang mga kababaihan sa mga kalalakihan sa sinaunang Ehipto gaya lamang ng karapatan ng pagmamay-ari ng lupang pansakahan, pumirma ng mga kasunduan, kalayaan na makapaglakbay at mamuno ng isang tribo o kaharian. Sa panahon ngayon, masasabi natin na masyadong maaga at abanse ang kanilang prinsipyo at ideya pagdating sa women empowerment at feminismo. Ang kabias ng Ehipto na umusbong sa Ilog Nile ay may kakaibang kultura pagdating sa kababaihan na salungat sa ibang lipunan o kabiasnan na umusbong noong panahong iyon. Joan of Arc, 1412 hanggang 1431. Noong panahong medieval, Middle Ages, nagkaroon ng Hundred Years' War na isang hidwaan sa pagitan ng Inglaterra at Pransya at ng kanilang kaalyado. Ito ay isang serye ng pagsalakay ng mga hukbong Ingles upang angkinin ang trono o kaharian ng mga Pranses. Ipinanganak si Joan of Arc sa bayan ng Domremy, Pransya, noong January 6, 1412. Noong bata pa siya, naririnig na niya ang mga boses ni San Miguel Arcangel, Santa Catalina, at Santa Margaret at sinabi ng mga ito na ipagtanggol niya ang Pransya mula sa pananakop ng mga Ingles. Sinunod niya ang mga utos ng mga tinig at nagbihis lalaki siya at sumapi sa sandatahang real ng Pransya. Sa edad 17 taong gulang, naging pinuno siya ng sandatahang real ng Pransya at matagumpay na iniligtas ang lungsod ng Orleans o Battle of Orleans 1429 mula sa mga Ingles. Hinuli siya ng mga kalaban niya at ibinenta sa mga Ingles. At pagkatapos ng isang paglilitis, sinunog siya sa bayan ng Rouen nang dahil sa krimen ng heresiya at pagiging mangkukulam noong May 30, 1431. Si Joan of Arc ay 19 na taong gulang pa lamang noong siya ay sinunog. Isa pang paglilitis ay sinagawa pagkatapos ng kamatayan ni Joan of Arc at idiniklara siyang walang sala noong July 7, 1456.
ginawa siyang santa ng simbahang katoliko ni Santo Papa Benedicto XV noong May 16, 1920. Dagdag pa sa kanyang pagiging banal sa simbahang katoliko at patron ng ilang mga bagay-bagay, isa siyang pambansang bayani sa kanyang katutubong Pransya at isang modelo para sa mga babae. Ang isang mahalin tulad sa kanya ay si Teresa Magbanwa na kilala bilang Joan of Arc ng Kabisayaan. Teresa Magbanwa, 1868 hanggang 1947. Isinilang siya noong October 13, 1868 sa bayan ng Pototan, Iloilo sa isang malaki at may kayang pamilya. Siya ang nag-iisang babae sa kasaysayan ng Kabisayaan na namuno ng mga mandirigma laban sa mga sundalong Espanyol at Amerikano. Dahil sa kanyang pakikisangkot sa mga digmaan sa Panay noong himagsikang Filipino, binansagan siyang Joan of Arc ng Kabisayaan. Paalinsunod sa bayaning Pranses na namuno sa pakikibaka laban sa mga Ingles sa Orlean, France noong 1429. Nang mag-alsa noong 1896, ang mga taga-Panay sa pamumuno ni General Martin Delgado agad sumapi sa hukbong revolusyonaryo si Magbanwa. May pag-aalinlangan siyang tinanggap ng kanyang amaing si General Perfecto Poblador na pinuno noon ng mga hilagang sona sa Panay. Malakas kasi ang paniniwala noon na hindi bagay o nararapat ang mga babae sa digmaan. Ngunit, naging masugid si Magbanwa at hindi naglaon ay ipinakita ang kakayahan sa labanan, lalo na sa pagiging asintado sa baril at husay sa pangangabayo. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakian sa labanang Barrio Yoting Capiz noong December 1898 at sumabak din sa labanang Burol Sapong malapit sa Sara, Iloilo. Namatay ang kanyang mga kapatid na sina General Pascual at Elias Magbanwa sa Himagsikan sa digmaang Filipino-Amerikano. Napasama muli si Magbanwa sa maraming labanan at gawaing gerilya. Nang isuko ang Panay noong 1900, nilansag niya ang kanyang pangkat at tahimik na namuhay sa bukid kasama ang asawa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagbigay siya ng tulong pinansyal sa kilusang gerilya sa Iloilo. Nanirahan si Magbanwa sa pagadian sa Buanga del Sur pagkatapos ng digmaan at dito na rin siya pumanaw sa edad na 79 taong gulang. Captain Mary Grace P. Baloyo, 1973-2001. Isa siya sa anim na mga combat pilots na babae sa kanyang panahon. Tinawaran siya ng Medal of Valor at itinaas sa ranggong kapitan dahil sa pagpapakita ng kabayanihan na nagresulta ng kanyang kamatayan. Kauna-unahang babaeng miyembro ng Armed Forces of the Philippines at makatanggap ng Medal of Valor. Ang kabayanihan ito ay naganap noong March 26, 2001 sa Mabalacat, Pampanga. Habang minamaneho niya ang North American Rockwell OV-10 Bronc, nagkaroon ng engine failure na nagresulta ng mabilis nitong pagbaba patungo sa mga kabahayan. Sa halip na mag-eject, mas pinili niyang manatili at ilihis ang eroplano malayo sa mga kabahayan para mailigtas ang higit kumulang na 200 pamilya. Ang kanyang labi ay matatagpuan sa Bacolod Memorial Park sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod. Makikita ang kanyang monumento sa Cruising Alihis Araneta Street, National Road bilang pagbubugay sa kanyang kabayanihan. Malala Yousaf Sai, 1997 to present. Si Malala Yousaf Sai, o mas kilalang Malala sa nakararami, ay isang batang babae na pinaglalaban ang mga karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng pantay na karapatan sa edukasyon. Nakilala si Malala Yousafzai habang lula ng bus patungong paaralan nang siya ay barilin sa ulo ng isang miyembro ng Taliban noong October 9, 2012
dahil sa kanyang paglaban at advokasya para sa karapatan ng mga batang babae sa edukasyon sa Pakistan. Kinundi na hindi lamang ng mga Muslim ang pagtatangkas sa buhay ni Malala. Ang pagbaril kay Malala ang nagpakilala sa mundo ng tunay na kalagayan ng edukasyon ng mga babae sa Pakistan. Itinatag niya noong 2013 ang Malala Fund, isang organisasyong naglalayon na makapagbigay ng libre, ligtas, at dekalidad na edukasyon sa loob ng 12 taon. Naglaan din ang pamahalaan ng Pakistan ng malaking pondo para sa edukasyon ng mga babae. Iginawad din sa kanya ang Nobel Peace Prize, kasama ang aktivistang si Kailash Satyarthi noong 2014. O mga bata, mayroon ba kayong kakilala na mahahalin tulad natin sa kabayanihan at pagiging matatag gaya ni na Rainer Hatshepsut, Joan of Arc, Teresa Magbanwa, Captain Mary Grace Baluyo at Malala Yousafzai? Ang kanilang ipinakitang katapangan sa ating kasaysayan ay nagpapatunay na hindi basihan ang kasarian ng isang tao kung siya ay may layunin at mitiin sa ikabubuti ng nakararami. May naidagdag pa ba kayong halimbawa maliban sa kanila? Kung mayroon kayong halam, pakitype lang sa comment box sa ilalim ng video na ito. Sa bahaging ito, ating susuriin ang ating mga napag-aralan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ating binasa kanina. Mga bata, handa na ba kayo sa pagsagot sa mga tanong? Kumuha ng papel at ballpen at maghanda sa pagsubok. Direksyon. Isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1. Sino sa mga sumusunod ang tinaguriang babaeng paraon ng sinaunang Ehipto na may pinakamahabang panungkulan sa loob ng 20 taon? Letter A. Nefertiti. Letter B. Cleopatra. Letter C. Hatshepsut. Letter D. Subek-Neferu. At ang tamang sagot ay letter C, Hatshepsut. Number 2. Ito ay isang hidwaan na naganap noong panahong medieval sa pagitan ng Inglaterra at Pransya at ng kanilang kaalyado. Ito rin ay isang serye ng pagsalakay ng mga hukbong Ingles upang angkinin ang trono o kaharian ng mga Pranses. Letter A, Philippine-American War. Letter B, Hundred Years War. Letter C, French Revolution. Letter D, War of the Roses. At ang tamang sagot ay letter B, Hundred Years War. Number 3. Sa edad na 17 taong gulang, pinamunuan niya ang sandatahang Riyal ng Pransya at naging matagumpay siya sa pagtanggol ng lungsod ng Orleans sa Battle of Orleans noong 1429 laban sa mga Ingles. Letter A, Joan of Arc. Letter B, Gabriela Silang. Letter C, Teresa Magbanwa. Letter D, Mary Grace B. Baloyo. At ang tamang sagot ay letter A, Joan of Arc. Number 4, siya ang kauna-unahang babaeng miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nakatanggap ng Medal of Valor dahil sa kanyang pagpapakita ng kabayanihan na resulta ng kanyang kamatayan. Letter A, Brooke Castillo. Letter B, Aimee Carandang. Letter C, Monessa Atungkan. Letter D, Mary Grace E. Baloyo. At ang tamang sagot ay letter D, Mary Grace P. Baloyo. Number 5. Isa siyang babaeng aktivista na ipinaglaban ang karapatan ng mga batang babae sa pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan sa edukasyon sa Pakistan. A. Sushmita Sen, B. Benazir Bhutto, C. Malala Yousafzai, D. Aung San Suu Kyi. At ang kasagutan ay letter C, Malala Yousafzai. Number 6.
si Malala Yousafzai ay kilala bilang isang batang aktivista sa Pakistan na isinusulong ang pantay na karapatan ng mga kababaihan sa edukasyon. Noong October 12, 2012, siya ay binaril sa ulo ng isang miyembro ng Taliban. Alin sa mga sumusunod ang posibleng dahilan sa pagbaril kay Malala Yousafzai? A. Dahil sa kanyang pagtatraidor sa buong bansa. B. Dahil tutol siya sa mga patakaran at pulisiya ng pamahalaan. C. Dahil isinulong niya ang karapatan ng mga babaihan sa pagboto. D. Dahil sa kanyang ipinaglalabang advokasya ay tungkol sa pantay na akses sa edukasyon ng mga batang babae sa Pakistan. At ang tamang kasagutan ay letter D. Dahil ang kanyang ipinaglabang advokasya ay tungkol sa pantay na akses sa edukasyon ng mga batang babae sa Pakistan. Number 7. Bakit ipinagdiriwang natin ang buwan ng mga kababaihan tuwing Marso? A. Bilang pagkilala sa mga butihing ina, bilang ilaw ng tahanan. B. Hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga kababaihan sa kasaysayan. C. Masyadong marahas ang pinagdaanan ng mga kababaihan noon bago nila nakamit ang kalayaan na tinatamasa ngayon. D. Upang bigyan ng pagbubugay ang mga mahalagang kontribusyon ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan gaya ng agham, politika, sining at iba pa. At ang tamang kasagutan ay letter D. Upang bigyan ng pagbubugay ang mga mahalagang kontribusyon ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan gaya ng agham, politika, sining at iba pa. Number 8. Sa tingin mo, makatarungan ba ang pagsunog kay Joan of Arc hanggang siya ay mamatay at pinaratangang isang makukulam at erehe o heretic? Letter A. Oo, dahil isa siyang babae na nagpanggap bilang lalaki. B. Hindi. Kahit ano pa man ang nagawa niya, ay hindi man natin ikakaila na isa siyang bayani sa mata ng mga Pranses. Letter C. Hindi. Kahit gaano man kasama ang nagawa, walang sino man ang may karapatan na kumitil ng buhay ng isang tao. D. Oo. Dahil ang kaniyang mga paniniwala ay salungat sa mga itinuro ng simbahang katoliko at ang mga aparisyon na kaniyang nakikita at napananaginipan ay gawa ng demonyo. At ang tamang sagot ay letter C. Hindi. Kahit gaano man kasama ang nagawa, walang sino man ang may karapatan na kumitil ng buhay ng isang tao. Number 9. Bakit tinaguri ang Joan of Arc ng Kabisayaan si Teresa Magbanwa? Letter A. Nagpagupit siya at nagpanggap na lalaki upang makisanib sa hukbong sundatahan. Letter B. Sa pagnanais na makamit ang kalayaan at mabigyan ng posisyon sa pamahalaan. Letter C. Gaya ng sinapit ni Joan of Arc, sinunog rin siya at ipinaratangang mangkukulam at erehe o heretic. Letter D. Noong kapanahunan niya, hindi gaano pinapahintulutan ang mga babae na sumanib sa hukbong sandatahan at anumang gyera dahil ang mga gawain ito ay para sa kalalakian lamang kaya sumapi siya sa pwersa ni Martin Delgado sa pagnanais na makatulong sa bayan. At ang tamang sagot ay letter D. Noong kapanahunan niya, hindi gaano pinapahintulutan ang mga babae na sumanib sa hukbong sandatahan at anumang gyera dahil ang mga gawain ito ay para sa kalalakihan lamang kaya sumapi siya sa pwersa ni Martin Delgado sa pagnanais na makatulong sa bayan. Number 10. Bilang mag-aaral, sa tingin mo, malayo na ba ang narating ng konsepto ng feminismo at women empowerment? Letter A. Oo. Kahit sa ang antas ng lipunan, halos lahat ay sinakop na ng mga kababaihan. Letter B. Oo, dahil ang kababaihan sa ngayon ay hindi puro ganda lang. Karamihan ay may talino na rin at pakikipagkapwa-tao. Letter C. Oo, dahil maraming bansa sa ngayon ang kinikilala ang kadakilaan at kahusayan ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Letter D. Hindi. Dahil maiilang bansa pa rin ang hindi binibigyan ng pantay na karapatan ang mga babae gaya na lamang ng mga bansa sa Middle East
kung saan pinakadominante ang relihiyong Islam. At ang tamang sagot ay C. Oo, dahil maraming bansa sa ngayon ang kinikilala ang kadakilaan at kausayan ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Mga bata, batid kong marami na kayong nalalaman sa ating aralin ngayon. Kaya pagbutihin natin ang susunod nating gagawin. Batay sa kwento ng buhay at pakikipaglaban ni Malala Yousafzai sa mga Taliban sa Pakistan, ngayon naman ay paghambigin natin ang kalagayang edukasyon ng mga batang babae sa Pilipinas at sa Pakistan sa pamamagitan ng isang Venn diagram. At para sa karagdagang gawain, sagutin ang ating pamprosesong tanong upang masigit maunawaan at maisasagawa ang konseptong tinalakay natin sa araw na ito. Ano-ano kayang hakbang ang maaaring gawin ng pamahalaan upang palakasin at bigyan ng kamalayan ang mga kababaihan sa makabagong panahon? O mga bata, hanggang dito na lang tayo. Naway lahat ng tinalakay nating ngayong araw ay magbibigay sa inyo ng mga bagong kaalaman. Aasahan ko kayo hanggang sa susunod nating episode! Kaming mga guro sa Araling Panlipunan ang nagsasabing, makabago!